Purihin po ang Diyos, isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Ang FB Live po ay magmumula sa Distrito Marinduque sa pangunguna po ng aming District Supervisor, Pastora Rebecca Mazaredo Quijada, at ang inyong pong lingkod ay Pastora Marcelina P. Ramiro mula po sa lugar ng Door of Faith Church. Isang mapagpalang umaga pong muli sa bawat isa sa atin, sa lahat ng naabot ng FB Live na ito, sa nasa mga ibang mga lugar po, sa ibang bansa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Awitan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig sa'yo'y nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. Hallelujah. Bless thy holy name, O Lord God. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, dumudulog sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay, panibagong kalakasan na pinagkaloob nyo sa amin. Sa pagkakataon, O Diyos, na muli ay kami ay mabubuhay sa mundong ito. Salamat po sa patuloy niyong pinapahiram na buhay sa amin. At sa umagang ito, hayaanin nyo na patuloy na kayo po ang sumama sa aming pag-aaral ng mga salita. Sa bawat isang manunood at sumusubaybay, Panginoon, sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga, hayaan nyo na ang patuloy na pangunguna nyo, banal na Espiritu, ay aking inaangkin. Salamat po sa inyo, nawa
Kayo po, O Diyos, yung patuloy na maluwalhati namin at kayo yung patuloy na mataas sa aming mga buhay. Pinupuri po namin kayo sa at mansaang dako naroon ng iyong mga anak, ang patuloy mong pag-abot, Panginoon, na angkin ko, O Diyos. Hayaan ninyo anuman yung mga sitwasyon nila, anuman po yung kanilang mga pinagdadaanan. Hayaan ninyo, O Diyos, na abutin nyo sila ng kapangyarihan nyo, Panginoon. Tulungan nyo nga po yung bawat isa sa amin na makapagpatuloy at patuloy na masayang maglingkod sa inyo. Dinadakila po namin kayo, pinupuri, at hayaan ninyo ang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming samo at dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay mag-aaral na muli ng kanyang mga salita. At muli po ay mula po sa District 2 ng Marinduque, ang FB Live ngayon, sa panguna po ng aming District Supervisor, si Ma'am Baby, Ma'am Rebecca Mazaredo Quijada. At ako po ay si Pastora Lina Ramiro. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay ang kapangyarihan ng Diyos na nararanasan o power exercise for believers. Ang talata po natin ngayon ay magmumula sa Roma chapter 1 verse 16, 1 Peter 1:5 at Ephesians 3:16. Ang sabi po doon sa number 1 ay power to save all who believes. Sabi po sa Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo o mabuting balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat mananampalataya. Purihin po ang Diyos. Alam po natin na sa magitan ng mabuting balita, tayo ay naligtas. Nakapakinig po tayo ng kanyang mga salita dahil ang kanyang pong mula po sa pakikinig ang pananampalataya. Yan po ay nakalagay sa Romans 10:17. Ngunit wala naman daw pong makakapakinig kung walang mangangaral. Kaya dapat po tayong mga nakapakinig na nampalataya na nagtamuna ng kaligtasan, tayo po ay may burden na ipangaral ito sa iba. Huwag daw po nating ikahiya. Ang supporting verses po natin ay nasa aklat ng Romans. Babasahin ko po. Roma chapter 10. Chapter 10 verse 15. Mula sa 15. Sabi po doon, dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? At paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasda ng ang pagdating ng mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ng sumusunod sa mabuti, sa magandang balita gaya ng sinulat ni Isaias. Panginoon, sino ang niwala sa aming ibinalita? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yan. Ang kapangyarihan po ng
ang kapangyarihan po sa ikaliligtas na mga sumasampalataya. Ito po ay kailangan nating ipangaral bilang mga nakaunawa na ng salita ng Diyos. Huwag daw po nating ikahiya. Sabi din sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 to 9. 1 Timothy chapter 7 chapter 1 verse 7 to 9. Ganito po ang nakalagay. Nais nilang maging pakibasa doon First Timothy chapter 1 verse 9 to 7. May tagabasa po ako. Lakson 7. Nais nilang maging tagapagturo ng kautusan. Lakas na eh. Gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang mga itinuro nang may buong tiwala sa sarili. Alam natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Alalahanin natin, ang kautusan ay hindi ginagawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal. Amen. Para sa mga Second hindi kumikilala. Purihin po ang Diyos. Sorry naman po, nagkamali. Sabi po ay 2 Timothy chapter 1 verse 7 to 9. Sapagkat ang espiritu ng ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon, at huwag mo rin akong ikakahiya sa isang bilanggo alang-alang sa kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Purihin po ang Diyos. Sabi po, ang tagubilin po ni Pablo kay Timoteo ay huwag ikahiya ang magpatotoo para sa ating Panginoon, at huwag nating ikahiya na ipangaral ang mabuting balita sapagkat ito ay kapangyarihan para sa ikaliligtas na mga mananampalataya sa Kanya. Katulad po na nabanggit ko kanina sa aklat ng Romans, kailangan po nating ipangaral ang salita ng Diyos. Sabi nga sa Timoteo ay napapanahon man in season and out of season na kailangan po nating ipangaral, huwag nating ikahiya. Sabi ni Pablo sa aklat ng Romans, sapagkat hindi ko kinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan sa ikaliligtas. Una ay sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Griego at sa mga makikinig ng kanya mga salita. Kaya kailangan po natin itong ipangaral nang may katapangan, with boldness, anuman yung sitwasyon, anuman yung kalalagayan po natin. Salamat po sa Panginoon, nawa po ay ma-encourage tayo, anuman po yung ating mga kinalalagyan. Alam ko po na sa bawat sitwasyon, mayroong nasa hindi magandang sitwasyon tayo, mahigpit na bansa, hindi po malaya, hindi katulad dito sa Pilipinas na malayang makakapangaral ng salita ng Diyos. Ako'y naniniwala na kasama niyo po ang Panginoon, sasamahan kayo ng kanyang kapangyarihan, at ang salita po ng Diyos kailanman na hindi matatanikalaan, ito po ay siyang magpapalaya sa mga taong natatanikalaan. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos, nawa po ito po ay magawa natin sa tulong at biyaya ng kanyang banal na Espiritu. Number 2 po ay power to keep in times of trial. Sabi po sa aklat ng 1 Peter chapter 1 verse 5,
Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ang may kapangyarihang mag-ingat po sa ating pananampalataya, sa pamamagitan daw po ng ating pananampalataya, ay ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi po sa aklat ng 1 chapter 10, verse 28. Ang sabi po doon ay, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Sa 29, ang aking ama ang siyang nagbigay sa kanila sa akin at lalong dakila sa lahat. Ay lalong dakila sa lahat, hindi sila maagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos po yung may kakayanan na mag-ingat sa atin. Kahit sa panahon ng mga pagsubok, ng mga kahirapan, dahil sabi po dun sa ating binasa sa John chapter 10 verse 28 hanggang 29, walang makakaagaw sa atin. Sabi po dun ay walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Hindi sila maagaw ninuman sa aking ama. Salamat po sa katiyakang yan. May kapangyarihan po ang Diyos na tayo ay ingatan. Sa anumang kalalagayan natin, sa anumang panahon, anuman po yung pinagdadaanan natin sa ating paglilingkod, may kakayanan po ang Diyos na tayo ay ingatan. Sabi doon ay habang hinihintay ninyo, sabi doon sa 1 Peter 1:5, ninyong ang kaligtasan na kahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Salamat po sa Panginoon sa katiyakang yan. Ang Diyos po ay may kakayanan. He is able always to keep us. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. And number 3, sabi po doon ay power to strengthen us for all services. Ephesians chapter 3 verse 16 to 19. Sabi doon, 16, doon muna sa 16 po tayo, idinadalangin kong sa magitan ng kanyang spirito ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Palakasin daw po ang ating espiritu. Yan. Lagi nating nababanggit yung nasa aklat po ng John chapter 15 verse 5b. Apart from God, we can do nothing. At ito naman po talaga ay totoo. Wala po tayong magagawa kung tayo hiwalay kay Kristo. Sabi nga ay, we are nobody but because of Him, we are somebody. Tayo po ay ordinaryong tao lang, but nang tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat, we are extraordinary. Salamat po sa Panginoon. Sabi po doon sa aklat ng Epeso na laging nababanggit dahil ito po ay tema ng buong taon ng ating organization, Ephesians 6:10, magpakalakas kayo at magpakatatag kayo at magpalakas sa magitan ng kanyang kapangyarihan. Magiging malakas lang po tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos, hindi dahil sa ating mga sarili. Salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos po ay laging nakalaan para tayo ay palakasin. Sabi po sa aklat ng Epeso chapter 1 verse 18, gusto ko po itong basahin ulit.
180 ng ipeso. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Salamat po sa Panginoon. Sa magitan ng kanyang mga pangako ay lumalakas tayo. Binibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos yung sa panahon na ikaw ay nawawala na ng pag-asa. Pero lagi po nating tatandaan yung laging sinasabi ng ating tagapanguna, may pag-asa sa Panginoon. Sa ministry, sa mga nasa ministry po ngayon, hindi lahat ay laging masaya. May mga kalungkutan, may mga kahirapan. Pero salamat sa Panginoon, lagi po nating tatandaan yung mga pangako ng Diyos sa atin. Siya po ay naglalaan. Mayroon po siyang kapangyarihan na tayo'y palakasin kung tayo ay hihingi ng kalakasan mula sa Diyos. Doon sa sinasabi ko po kanina na Epeso chapter 6 verse 10, ito po ay ating alam na. Sabi niya, bilang pagbawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Magpakatibay po tayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Magiging matibay po tayo sa kalakasang mula sa Panginoon, mula sa kanyang kapangyarihan. Salamat po sa Panginoon. Sa Colossians 1, chapter 1 verse 11, ganito po naman ang nakalagay. Idinadalangin din namin na patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Ulitin ko po yun. Chapter 1, verse 11 ng Colossians. Idinadalangin din namin na patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Habang binabasa ko po ito nung mga nakaraan, pagtitiis na masaya. Hindi po ito madaling gawin. Yung may tinitiis ka, pero dapat ikaw ay masaya. Alam ko, pag may tinitiis, edi nahihirapan ka. Pero ang sabi po na matiis na masaya. Mahirap pong gawin ito. Pero sabi doon ay, doon sa una ay, idinadalangin daw po tayo na patatagin niya tayo. Idinadalangin din namin kayo. Ito po ay sabi sa mga taga-Colossus ni Apostol Pablo. Patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Tayo po ay makakapagtiis na masaya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Sa bawat isa po sa atin, ako'y naniniwala na marami po tayong pinagtitiyagaan. Maraming bagay. Pero sabi dito ay lahat ng bagay. Kahit hindi pabor sa atin, kahit masakit sa atin, kahit mahirap para sa atin, sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan, makakapagtiis daw po tayo ng masaya. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ako'y naniniwala na wala naman pong malakas kung hindi tayo bibigyan ng kalakasan ng Diyos. Mayroon tayo mga limitations. Hindi tayo ganun kalakas. Pero alam nyo yun, pag tayo po ay binayaan ng Diyos ng kalakasan, yung mga hindi natin kayang gawin, magagawa po natin sa tulong at biyaya ng Diyos.
Nawa, abutin tayo ng Panginoon sa mga kinalalagyan natin ngayon. May mga kapatiran po tayo, kamanggagawa na hindi maganda yung kalalagayan. Ang dalangin ko po ay abutin tayo ng Panginoon. Ano man yung mga pagtitiis. Nawa po ay matiis natin ito na masaya. Ano man yung mga sitwasyon na ating kinalalagyan, nawa ay mapagtiyagaan po natin. Hindi po madali. Bawat araw ay kailangan natin yung biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Salamat sa Panginoon. God, provide us power to save all who believe. Magpagamit lang po tayo sa Kanya. Power to keep in times of trial. Sa panahon ng mga pagsubok, nandyan po yung kapangyarihan niya. Power to strengthen us para patuloy po tayong makapaglingkod. Salamat po sa Panginoon. Naway abutin tayo ng biyaya ng Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon. Kalingain niya tayo. Ano man po yung mga kahinaan natin, ang sabi ng kanyang mga salita sa aklat ng Korinto, 2 Corinthians 12:9, tayo daw po ay, ang biyaya po niya ay sapat para sa akin, sa atin. His grace is sufficient for us. Salamat po sa Panginoon. Sa araw na ito, nawa, patuloy tayong makaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Power na magbibigay sa atin ng kalakasan para patuloy siyang paglingkuran. Power to keep us in times of trial. Power to save those who believe sa mga taong masisiran at bababahagi na natin ang kanyang mga salita. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Napakabuti po ng ating Diyos na tayo'y nakakapagpatuloy. Nawa, ang biyaya niya'y managana sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo na nakakasaliksik ng lahat ng bagay. Kayo na may kakayanan at tumawag sa amin. Na tumawag sa amin upang gawin ang banal niyong kalooban. Nagpapasalamat po kami sa inyo dahil kayo ay Diyos na nakalaang magbigay o nagbibigay ng kapangyarihan upang magamit niyo kami. Salamat po sa inyo. Ang dalangin ko ay abutin niyo po ang aking mga kamanggagawa, ang bawat kapatiran, Panginoon. Ano man yung aming kalalagayan, saan man kaming dako naroon, Panginoon, tulungan niyo kami. Maranasan palagi namin ang kapangyarihan niyo mula sa banal na Espiritu. Salamat po sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Ano man po yung gagawin po namin, ano man po yung mga dapat i-accomplish sa araw na ito, tulungan niyo po yung bawat isa. Salamat po sa inyo. Hayaan niyo, O Diyos, ang bawat sumusubaybay sa FB Live na ito, pagpalain niyo, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na kayo ang patuloy na manguna sa bawat isa, saan mang dako. Naroon, Panginoon, dito man sa Pilipinas at nasa iba't ibang dako ng mundo, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, ingatan, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Pinupuri po namin kayo, ang kapangyarihan niyo'y managana sa bawat namiminuno po sa amin, sa aming mga leaders, sa organization. Pagpalain niyo po, Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, dakilain ang pamilya ng Mazaredo, Panginoon. Aming General Superintendent, ang mga District Supervisors, Lord God.
Salamat po sa inyo, ang iyong mga lingkod, bawat pastor, Panginoon, bawat manggagawa, bawat kapatiran, ang bawat pamilya po namin. Kayo po, O Diyos, yung mag-ingat. Dinadakila po namin kayo, pinupuri, niluluwalhati. At sa'yo lamang po yung lahat ng kapurihan, lahat ng kadakilaan. Ito po ang aming samot na langin sa makapangyarihang pangalan po ng anak na si Jesus. Amen and amen. Muli po ay isang mabiyayang umaga sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon. Nawa kayo po, O Diyos, yung patuloy na mataas sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po. God bless you all po sa bawat isang nanood at manunood pa ng FB Live na ito. Pagpalain niyo po yung bawat isa, Panginoon. God bless you all. Sa inyo po lahat, Panginoon, ang papuri.